balita po, dahil tayo, tayo ay nagkasala at hiwalay sa kanya, hindi po niya tayo pinalimutan, hindi po niya tayo pinabayaan. Bagkos siya po ay nag-iisip ng paraan at yun po ang sinasabi ng Juan 3.16. Juan 3.16, yun na lamang ang pag-ibig ng buong sanlibutan, ipunigay niya ang kanyang bugtong na anak. Upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang solusyon po sa ating kasalanan, walang iba, ang ating pong Panginoong Jesus. Siya po ay naisilang na walang anumang humis ng kasalanan, ngunit inalay niya ang kanyang buhay para sa iyo at para sa atin. Ganun po niya tayo kamahal. Kaya po, hindi po natin dapat pagmurudahan ang pagmamahal ng Diyos sa bansa sa atin, dahil sinabi niya sa Roma 5:8. Huwag po niyo makalala, wala po tayong sobrang. So, ang nais po namin ipalala sa parta sa ating ay magandang balita po. Ang inuntos po ng ating pong Panginoon ipapangaral ay magandang balita po. Hindi po yun, hindi po sikta, no, ano pang dinagroso. Ano po yung magandang balita ang sinasabi ng video? Magandang balita po na po tayo ay mahal ng Diyos at nais niya na balang araw ay makasama niya sa buhay na walang hanggan. Ito yung plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya lang po may problema po tayo. Tayo ay may kasalanan. Sabi po ng Roma 3:10, walang matuwid, walang kahit isa. Sabi po ng Roma 3:10, lahat ng nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya po, bata, matanda, dalaga, binata, mayaman, mahirap, malayo na sa bilang buwan, lahat po tayo may kasalanan. At kapag namatay po tayo may kasalanan, pinadala niya ang kanyang bugtong anak na si Jesus upang akuin ang kasalanan na dapat sana ay para sa atin. Dahil sabi ng Roma 5:8, ipinadala naman niya ang kanyang pagmamahal.